Ayan, para sa mga laging nagbabawas ang coolant or tubig sa inyong radiator or sa inyong reserve tank. Ayan, mga nauubos ang laman, mga kaibigan. So, isa sa pinaka-basic na pwede nyong gawin na wala masyadong gastos ay check nyo muna kung may leaks. Kaya maganda coolant, mga kaibigan. Yun, hindi yun natutuyo sa init. So, nakita nyo yung mga puti-puti na yan. Yan yung mga talsik ng tubig na pag umiinit, nag-evaporate, nagiging puti. So, hindi mo na makikita yung leak, di ba? Sipin mo, gabok lang or ano lang yan. Putik lang na galing sa puli, dala ng ulan. Pero hindi. Pag coolant, pag tumatagas ang coolant paligid ng radiator, sa mga hose, kita mo yan kasi may kulay ang coolant. Pangalawa, hindi siya sumisingaw basta sa init. So, kahit ipatak mo dyan yung coolant, umandar ka na medyo malayo, nandyan pa din yon. Hindi siya nag-evaporate kagaya ng tubig. Kaya maganda ang coolant compared sa tubig. Sa mga ganong pagkakataon, mas mataas ang boiling point niya kasi, mga kaibigan. Iwas kalawang, iwas corrosion. Yun. So, coolant ang gamitin. Check for leaks, pinakamura or pinakabasic. Second, radiator cap. Kailangan po yan. Walang punit ang goma, malambot kagaya niya. Malambot, sariwang-sariwa. Walang, hindi siya matigas or malutong. Pag pinipindot mo, okay ang spring, hindi yung nakabaon lang na ganyan. Kailangan lumalaro. Good ang radiator cap, bago na to. Pero itong sasakay na ito ay nagbabawas pa rin ng coolant dito sa reserve tank. Bakit? Susunod nyo pwede i-check, mga kaibigan, ay radiator fan. Isa, dalawa. So pag dalawa ang radiator fan, dapat yan pag binuksan mo ang aircon, gagana parehas. Yung isa para sa makina, yung pangalawa ay para sa pag binuksan ng aircon. So pag off ang aircon, natural, hindi gagana yung isa. Ito lang. So, pag binuksan mo ng aircon, hindi pa rin nagana itong pangalawa, may problema kayo sa fan. At pag hindi sapat ang hangin na humihigop sa radiator, sa init ng radiator at condenser, pwede yan magbawas ng coolant. No? Kumbaga, pa-overheat ang mangyayari, mga kaibigan. Masosobran sa init. So, ito, dinayagnose ko siya, hindi nagana ang fan kapag nag-aircon. Pag tinuluan ko ng daliri, yung blade, para sa mga electric panalis sa bahay, tinuluan ko siya ng finger yung pinaka blade niya, gumagana siya. Sabihin, hindi ang problema wiring, hindi fuse, hindi relay, hindi wiring. Ang problema ay yung fan motor mismo. Pwedeng maiksi na yung carbon niya. Sa edad na rin naman ito, 2003 pa, mauupod talaga ang carbon, para mga bearing din yan. Pumakalog, nauubos yung grasa. So, para ka na rin nag-basic maintenance sa isang lumang sasakyan na nabili mo, palit ka ng fan. Para hindi ka mag-overheat. Kasi pag ang fan na yan, nag-cause ng overheat, madaming idadamay. Makina, radiator, mga hose. No? So, dahil lang sa fan na halagang 1,500 hanggang 2,500 ang motor, dadami ang gastos. So, pag iniikot nyo ang fan or tinutuktok ang motor, saka lang gumagana, ibig sabihin motor yon. Pero pag ito ay ayos, check muna kayo sa mga relay, sa mga fuse. Yan, check kayo dyan sa relay box, fuse box. Check nyo lang yung para sa fan motor. Yan, may drawing naman doon. So, ito napatunayan ko na ang sira niya ay fan motor. Kasi, pag kinalabit ko siyang ganun, umiikot siya ng mabilis eh. So, ito na talaga. Sure na ako. So, nasa 1,500 hanggang 2,500 ang presyohan itong mga ganitong fan, mga kaibigan. Para lang may idea kayo. Hindi kayo ma-overprice. Pero pag mga American cars, European cars, minsan 13,000 ang bago, 16,000. Ang surplus, 6,500, 7,500, kasi sadyang ganun. Malalaki yung fan nila at talaga namang pangmatagalan. Pero ang maganda rito sa Honda na to, na CR-V, ang dami ang pyesa. Yung mga pang Civic na fan, pwede rin sa kanya, no? Kumakasya din. Kaya ito ang binigay natin sa tropa. Hindi siya mamumblema sa pyesa. Ang dami. Kahit brand new, kahit gamit, na goods pa, may mga Japan-Japan, marami tayong mabibilan nito sa Kalamba. Hindi siya mamumblema. Okay, ito ang basic na tanong ng mga kaibigan natin. Papa James, malakas ba sa gasolina ang CR-V? Hindi. Kaya. Sobrang okay. Okay. Kita nyo. Ngayon lang yung nagkokotse, mga kaibigan. Ha? Ngayon lang. Hindi naman sa pag-aano. Siyempre, worry din niya yung malakas sa gas. Pero sabi ko, alam mo tol, sa totoo lang, kung hindi ka pala biret, hindi naman laging traffic, yung cruising ka lagi, okay tong makina na to. Very good yan, matipid din yan.
8 to 9 kilometer per liter sa city driving yung aking CRV na Gen 2 dati. Dalawa Gen 2 ko, isang maroon, isang green. So parehas 8 to 9 kilometers per liter, K20 engine. Pag nasa highway, 10 to 11 kilometers per liter yung tipong expressway, wala masyadong traffic. Yan. Full tank method ginamit ko doon. So tested ko yun papuntang Batangas, tapos dito sa city daily. Pinu-full tank ko, after ko umikot, full tank ulit. So, yun ang nakuha kong reading. 8 to 9 kilometers per liter. 7-seaters, sobrang lamig na aircon. Solid suspension, hindi ka magtataka sa mga humps kung sa-side ka ba o hindi. Okay na okay itong CRV na to. So, ito lang ang unang issue namin dito. Condenser fan lang. Ako na bahala dito. Let's go! Sharing is caring.